What's up, Cardi Fanatics? Welcome back to my channel. And for today's video, yes, it's another FSL lesson na naman ang pag-aaralan natin ngayong araw. Pero bago yan, ay kamusta na ba ang pag-aaral ninyo ng FSL dyan sa inyo? Nagamit nyo na ba ito sa pakikipag-usap sa inyong mga kapatid na deaf, sa inyong mga classmates na deaf, sa inyong mga kaibigan na deaf o sa inyong kapitbahay na deaf? Alam nyo guys, napaka-importante talaga na natututunan din natin yung salita o yung lengguahe ng mga kapatid natin sa deaf community, kasi mas madali o mas mapapadali para sa atin na maintindihan yung kanilang mga pangangailangan at kung paano nga natin sila makakausap. Kaya naman sa mga videos na itinuturo ko nga sa inyo, napakalaking bagay nito talaga na nalalaman natin talaga. Miske mga simpleng mga salita lang yung napag-aaralan natin o yung napapanood nyo nga dito sa ating YouTube channel or mismo dito sa ating Facebook page, importante talaga na nalalaman natin to, kasi para kapag may na-meet tayong mga deaf kung saan man, or magkaroon man kayo ng mga classmates, magkaroon man kayo ng mga kaibigan na deaf, mauunawaan nyo agad yung mga gusto nilang sabihin. Kasi yung mga deaf na yan, sobrang mababait yan sila. Minsan, gusto lang talaga nila na may makakausap din sila. Then, what if ikaw na nanonood sa atin ngayon, marunong ka na or meron kang mga prior knowledge about sign language because na nanonood ka or sa iba pang mga channel na nagtuturo din ng FSL, matutuwa syempre, 'di ba? Magiging masaya yung ating mga kapatid na deaf sa deaf community kapag merong mga hearing people na nagsasign din ng kanilang mga lengguwahe. Kaya naman, for today's video, ang pag-aaralan nga natin, FSL lesson, it's all about family sign. So, sa FSL pala, ganito na sinisenyas yung family sign. So, parang mag-sign ka ng bahay, tapos naka-letter F na family, and then signs. Kasi may mga signs dito sa FSL ng family signs na almost the same din naman doon sa ASL na pinag-aralan namin dati at sa iba pang mga natuto din o may alam ng ASL. Pero may mga karagdagan din naman. Kasi ako at first, parang nung hindi ko pa alam, wala pa akong idea about FSL. Parang sabi ko noon sa sarili ko, parang it's okay na for me that I learned ASL. But I realized na okay din pala na malaman ko or maka-adapt ako ng FSL, kasi marami ng mga trends or marami ng mga uso na mga salita ngayon, at saka marami ng mga additional words na ginagamit talaga ng ating mga deaf. So it's important din talaga nalalaman natin itong mga salitang ito para mas nakakasabay tayo sa kung ano man yung mga senyas na meron sila ngayon. So kaya naman, are you guys ready? Alam mo naman yan, kung bago ka palang dito sa ating YouTube channel, do not forget to click the notification bell dyan. Tapos mag-subscribe ka kung gusto mong mag-subscribe kung ikaw man ay natutuwa dito sa ating lesson. And kung ikaw ay bago rin dito sa ating Facebook page, i-follow mo na din para i-spread mo na rin itong pinag-aaralan natin dito o yung mga FSL na itinuturo din natin dito. Okay? So, let's start now. So, ayan. Ganito nga ulit natin isisenyas ang family sign. Family signs. Okay? So, are you ready? This is how we sign family or pamilya. Family. Pamilya or family. Lolo. Yan. Lolo. Lolo. Ayan. Lolo. O dito po sa forehead, lolo. Lolo. And then, lola or grandma. Lola. Yes. Kung kanina nandito yung lolo, yung lola ay nandito sa baba. Tapos, father. Father or papa. Papa. And then mama or mother, inay, inang, kahit ano nyo siya tawagin, dito po yung sinisenyas. Or mother, inay, inang.
sa pagsisenyas natin, hindi nyo kinakailangang kopyahin yung ano ha, hindi nyo kinakailangang kopyahin yung kamay ko. So better kung nasaan yung dominant hand ninyo, yun yung gagamitin ninyo sa pagsisenyas. Halimbawa, ikaw na nanonood sa akin ngayon, ang dominant hand mo, mas ikaw ay right-handed. So, ang gagamitin mo sa pagsisenyas ng mama or papa, ganyan, gamitin mo yung dominant hand mo kasi mas dun ka sanay. Pero kung ikaw naman ay left-handed, then you can use your left hand as mama, ganyan, papa. Pero pwede din naman kung ako ano yung trick mong gamitin, pero mas ina-advise lang din natin talaga na gamitin mo yung dominant hand mo para hindi ka nahihirapan. Diba? O, yan ah. Isa sa mga tip na natutunan nyo rin sa ating lesson today. And then, sa pagsisenyas din, kailangan din, kapag kausap mo yung mga deaf, kailangan with facial expression lagi yan. Kailangan nakikita sa mukha mo yung facial expression kung ano ba yung gusto mong sabihin, di ba? Kung ano yung gusto mong iparating na mensahe sa ating mga deaf, kailangan lagi naka-facial expression yan. Nakikita sa mukha, di ba? Sabi nga nila, parang yung lungkot nakikita mo yan sa mata. Siyempre, para mas maunawaan ka ng mga deaf, kailangan nakikita yan sa facial expression mo. Kung galit ka, galit, ganyan. Galit ka, ayan. Kung masaya ka, masaya. Sinis ka ng masaya. Ganun dapat ang pagsisenyas sa ating mga deaf. Okay? Opo or yes. Spell mo lang yan. Opo. Opo. Opo or yes. Yan. Yes. So yan. Opo. Yes. Tapos, magulang or parents. Magulang. Magulang. Ito naman, sanggol or baby. Ganito, dalawang kamay. Ayan, ganyan mo lang, sanggol or baby. Hindi ito yung baby-baby mo ha. Yung baby-baby niya, nagbe-baby yan kayong dalawa. Ayan, tapos ito naman ay anak na lalaki. So ayan, yung sanggol na anak na lalaki or son. Ayan, anak na lalaki. Ayan, son. Sunod naman ay anak na babae. Ganyan ka, tapos dito mo siya. Ayan, anak na babae, daughter. Ayan. Ang next naman ay brother or kuya. Brother. 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 Tapos, ang next ay sister. 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 Ayan. Sister. Ang next ito, isa din sa mga nadagdag to. Step. Brother. Maka ganyan lang, oh. Step, brother. Ganito ka lang. Step, brother. Ang next ay step, sister. Step, sister. Step, sister. So, yun yung nadagdag sa ano, no? Sa FSL, sa ASL, kasi parang wala naman yung AS, yung mga step, brother, step, sister. Next po ay ninong or godfather. Ninong. Ninong, yung mga nagmamano, syempre alam nyo naman yan, di ba? No? Ninong. Ninong. Yan. Mano po, ninong. And then, ninang. 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 Ganun pala, no, sa FSL, no? Yan na. So, ninang. Ayan. Ninang. Tapos, mga apo o grandchildren. Apo. Grandchild or grandchildren, ayan, apo. Or you can spell APO, apo. Ayan. Next naman ay asawang lalaki or husband. Iganito nyo pong inyong kamay, tapos iganito nyo dito sa taas, husband or asawang lalaki. Husband. Kapag sa wife naman, dito siya. Wife. Wife, kasi kinasal na yan. Ayan. Tapos yung pamangkin na babae, ayan, niece. Dito ang pamangkin na babae, niece. Ang pamangkin naman na lalaki ay dito sa taas. Nephew o pamangkin na lalaki. Yung niece kanina nandito, ang nephew naman ay nandito. So, pamangkin na babae, pamangkin na lalaki. Siyempre, hindi rin naman natin kakalimutan yung mga adopted. So, adapt. Ayan.
adopt or yung mga ampon, wala namang problema kung ikaw ay adopted or ampon. Ayan ang sentence natin sa adopt. Yung sa mga foster child or mga kinukup dyan, uy, parang medyo ano ako sa term na yan. Ayan. Kinukup, fostered, kinukup, ayan. And then, eto din, kasama to sa pamilya natin, sa family. Yung ating mga tito at tita. So, this is how we sign tito or uncle. Tito. Ayan. Tapos, aunt o tita. Yan, uncle, aunt. Tito, tita. Ayan. Tapos, ito din. Kasama din ito. Ang ating mga pinsan. Letter C po kayo. Tapos, iganyan nyo lang dito sa may bandang ano nyo. Ayan. Cousin. Huwag nyo gigaganon ng mabilis. Kasi ito ay crazy. Pa-crazy niya. Kaya, ganyan lang. Cousin. Ayan. Cousin. So, ito pa yung isa. Child. O, bata. 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 Pag mga bata or children, yan, children. Mga bata, children. Meron pang isa, teenager. Kapag ka teenager ng inyong mga anak na babae or lalaki. Teenager. Teenager. Ayan. Teenager. Yung mga teenager ng anak na babae at lalaki. Teenager. Oops, eto din. This is how we sign wedding or kasal. Wedding o kasal. Wedding. Kamay mo dito, kamay mo dito. Wedding. Tapos, eto din ang senyas ng buntis. Ganito ka. So, syempre, ito po yung tiyan ko. Ipapakita ko ba yung tiyan ko dyan? Ganyan mo lang. Buntis. Or pregnant. Ayan. Buntis or pregnant. Yes. So, ito most likely yung mga frequently asked question pag tinatanong ka, diba? May itatanong sa'yo. Kurt TV. Siya ba ang mama mo? So, pwede kang sumagot. Opo. Or yes. Yan. Mga frequently asked question din. Ayan, yung mga frequently asked questions na guwapo ba ang tatay mo? So, pwede kang sumagot. Yes po or opo. Ayan. O, diba? Saan ka nakatira? O, then pwede kang sumagot. I live in a beautiful place in Pasig. Ayan, sumagot ka ng ganon. Sagutin mo sila ng ganyan. So that's it, mga Kurt TV at sa mga nanonood po natin dyan, sa ating mga masugid na viewers natin. Sana ay may natutunan kayo sa ating panibagong FSL lesson. At sa mga susunod na araw ay magbibigay pa tayo ng iba pang mga FSL lesson na talaga namang magagamit ninyo sa pakikipag-usap sa ating mga kapatid sa deaf community. So that's all for today. Maraming salamat sa pakikipagsama niyo po sa aking ngayong araw na ito. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!